Hi guys, welcome back to another vlog. In this vlog, I'm going to share with you an update about the Cebu Pacific baggage policy. So if you want to know more, please keep on watching. Alright, so last year guys, nag-upload ako ng vlog about sa Cebu Pacific new baggage policy. Pakita natin yung thumbnail dito and isasuggest din natin yon sa suggestions. So yung vlog na yon, in-explain ko yung bagong policy last year ng Cebu Pacific. Sinabi ko doon na yung check-in baggage, kapag 20 kilos, isang bag na lang. Kapag 32 kilos, isang bag na lang din. Tapos 40 kilos ay dalawang bag. And then, sinabi ko rin doon sa vlog na yon na dapat isa lang ang hand carry na dala-dala ninyo. And ang weight ay dapat 7 kilos lang. So ngayon, nag-update ulit si Cebu Pacific about sa single hand carry baggage policy. So same pa rin guys ha, yung check-in baggage policy. Hindi na natin yung i-discuss dito kasi na-discuss ko naman na yun sa previous vlog natin. So ang i-update natin ngayon is yung hand carry. Kasi marami yatang natanggap na comments, suggestions, and recommendations si Cebu Pacific from the passengers and from the madlang people. Kaya nagbago sila ng baggage policy for hand carry. So same pa rin naman ang hand carry weight limit. Dapat 7 kilos pa rin. Tapos ang size ay 56 by 36 by 23. So 56 dapat yung height, 36 yung length, and 23 naman ang width. Ngayon, ano nga ba ang update ng Cebu Pacific about sa single hand carry baggage policy? So, i-paste natin dito anywhere in the screen ang bagong update and magte-take effect ito simula March 1, 2022. So, good news guys kasi magkakaroon na ng exemptions about sa hand carry baggage policy nila. So, aside sa hand carry na dala-dala natin, pwede na tayong magdala ng mga following exemptions. So, number 1 na exemption, extra bag for parents or guardians if traveling with children. So, kung parents kayo and may mga kasama kayong bata na magta-travel, pwede kayong magdala ng extra bag aside pa sa dala-dala ninyong hand carry. Next, kagaya nung nabanggit ko last time, yung medical-related needs of passengers such as but not limited to walking sticks, crutches, prosthetic devices, and personal wheelchair. Next, nabanggit ko rin sa last vlog ko, yung mga items na binili nyo sa loob ng airport, kailangan lang may proof of receipt kayo. Next naman, ito bago to, gadget or food item that cannot be accepted for check-in. And last but not the least, is small bag that can fit under the seat. Maraming magtatanong sa inyo, ano nga ba yung mga pwede, no, aside doon sa dala-dala nating hand carry? So, tanong, pwede pa yung laptop? So, pwede. Aside from the hand carry maleta or the bag na dala mo, pwede ka pang magdala ng extra bag na laptop as long as magkakasya siya under your seat. Okay? So, yung mga small bag din, such as personal items. For example, meron kang duffel bag na malaki. May nagtanong sa akin yan, no, sa YouTube na kailangan ba backpack lang? Hindi ba pwedeng duffel bag? Hindi ba pwedeng maleta? Ang sagot doon ay pwede naman. Basta pasok doon sa size na binanggit ko kanina. So, kung meron kayong duffel bag na malaki, nakalagay lahat doon ng mga gamit ninyo, pwede ba kayong magdala ng isang extra na small bag? Doon nyo naman ilagay yung mga wallet, cellphones, documents, or laptops, pwedeng ganon. Okay? But take note lang guys ha, kung magdadala kayo ng extra bag aside sa maleta ninyo or aside sa hand carry bag ninyo, kailangan ang weight ng dalawang bags na yon ay 7 kilos lang. So, combined na yon guys ha, hindi pwedeng 7 kilos yung hand carry mo na maleta, tapos iba pa yung kilo ng small bag mo or ng laptop mo. Kapag pinag-combine nyo yun, tapos kinilo nyo, lumagpas na ng 7, hindi na i-accept yun guys. Macha-charge na kayo ni Cebu Pacific doon. Ganun din sa extra bag, no, for parents or guardians na nagta-travel with children. Kailangan yung combined bag ninyo is within the 7 kilo limit lang ng baggage allowance. Kapag lumagpas doon guys, maaari na kayong macharge doon. So, kung pumunta na kayo sa airport and makita na nag-over nga kayo sa hand carry, ang charge lang naman guys ay tumataginting na 1,000 pesos. O, diba? So, iwasan nating macharge ng ganun sa airport guys. Dapat bago pa lang kayo pumunta ng airport, kiluhin nyo na yung mga bags ninyo. Meron naman mga nabibiling mga pangkilo sa Shopee and Lazada, no? Yung ginaganon lang. Meron ako nun eh. Ginagamit ko pang travel ko. Mula lang yun guys. Bili kayo nun. Para timbangin nyo na yung mga bags ninyo bago pa man kayo pumunta ng airport. And make sure yung hand carry bag na dadalhin ninyo is 7 kilos na. Okay. So magpapakita ako ng sample guys. Ito yung usual na dinadala ko kapag nagta-travel ako. Tapos hindi ako kumukuha ng check-in baggage. So ito yung ginagamit kong pang hand carry baggage ko guys. Napakita ko na to sa vlog ko sa Siargao and alam ko napakita ko na rin to sa mga Boracay vlogs ko. This is a World Balance bag. Ang pangalan nito ay WB Backpack 006.
Maganda siya kasi ayan yung loob niya, oh. Napakalaki ng loob niya, guys. Ayan, kita ba? Hindi lang yata makita sa camera ng maayos. Pero mahaba siyang ganyan. Ayan. Tapos, ang ginagawa ko kasi dito, kapag hindi ko naman napupuno yung bag, tinutupi ko siya. Natutupi siya ng ganyan. Ayan. Tapos, igaganito mo siya. Parang ilalak mo siya. Ayan. Pwede mo siyang dali ng ganyan lang. Tapos, pwede mo siyang i-backpack. Diba? Tapos, kapag naman, mapupuno mo siya or marami ka nang ilalagay, pwede mo siyang i-extend ng ganyan. Okay? So, yan yung pinangahan carry ko. So, ngayon, based sa bagong policy ng Cebu Pacific, pwede na akong magdala ng isa pang bag. So, ito yung sample ng pwede kong daling another bag. Ayan. So, pwede kong ilagay yung laptop ko dyan, yung mga cellphone ko, wallet, documents. So, pwede na akong magdala ng dalawang bag. As long as itong dalawang bag na to, kapag tinimbang ko ng sabay, 7 kilos lang. Hindi dapat siya lalagpas doon sa 7 kilo limit. So, another bag na lagi kong dinadala, guys. Ito, lagi nyo nang nakikita to. Yung aking Anello bag na maliit with RJ. So, ayan. Ayan lang. Itong dalawa. O, diba? Again, as long as yung combined weight nitong dalawa ay 7 kilos lang. Okay, so now na na-discuss ko na ang bagong baggage policy for hand carry ng Cebu Pacific as of March 1, discuss naman natin yung mga possible na tanong, no? Kasi mag-base tayo doon sa previous vlogs natin kasi marami nang nanood noon. As of this moment, nasa 63,000 views na yata yun. So marami na rin nagtanong doon. And ngayon, i-discuss natin sa vlog na to ano yung mga possible na tanongin ninyo, no? So may mga nagtatanong yung stroller daw ba ng baby? Pwede daw ba siyang i-hand carry or check-in? So, ang sagot ng Cebu Pacific dyan, yes, pwede kayong magdala ng stroller basta foldable siya, and pwede siyang i-hand carry or check-in for free. So, pwede rin yung car seat, guys. So, either stroller or car seat, allowed hand carry or check-in. May note lang doon na kailangan nyo lang siyang ipack properly kung i-check-in nyo siya. So, tanong, makaka-affect ba yun? Kasi sinabi ko kanina, di ba, aside sa hand carry ko, kung wala naman akong kinuhang baggage allowance, pero may dala akong stroller, kailangan ba yung combined weight ng stroller ko and yung bag ko is 7 kilos? No, hindi nakaka-affect yung stroller doon sa 7 kilo baggage allowance mo for hand carry. Next na tanong, pwede bang power bank? Yes, pwede kayong magdala ng power bank sa hand carry bag ninyo as long as 32,000 mAh lang. So kapag lumagpas na doon, hindi na siya ia-allow ng Cebu Pacific. Next na tanong, how about vape? Pwede ba magdala ng vape? Yes, pwede kayong magdala ng vape sa hand carry bag ninyo. Musical instrument, pwede ba magdala like guitar? Basta anything na musical instrument, ang sagot ng Cebu Pacific dyan, you can bring a musical instrument on board as long as pasok siya sa size na to. 56 by 36 by 23. So, ganito yung size nung pang hand carry na bag or maleta natin, diba? So, hanggang doon lang din yung size, no, ng musical instrument na pwede mong i-hand carry. Tapos, kailangan ang maximum weight niya is 7 kilos. So, ito, hindi siya kagaya ng stroller, no, na makaka-affect dun sa 7 kilo hand carry mo. So, itong musical instrument is part siya ng 7 kilo. So, kung may maleta ka, tapos may musical instrument ka, for sure, lalagpas na yun sa 7 kilo, no. Kailangan hindi siya lumagpas. So, either, kumuha ka na lang ng check-in baggage, tapos doon mo na lang ilagay yung mga damit mo or yung mga ilalagay mo dapat sa hand carry maleta mo, tapos i-hand carry mo na lang yung musical instrument. So, nakalagay dito, kung mag-exceed out sa dimension, you'll need to purchase an extra seat for your item doon sa airport. Next question, pwede ba magdala ng umbrella sa hand carry bag? Based on experience ko, guys, hindi talaga kasi pinapa-check-in talaga siya. So, kapag nagdala ka, maaring ma-confiscate siya sa airport. So, I suggest wag na lang kayong magdala kung hand carry lang kayo. Papunta dun sa destination na pupuntahan ninyo. Next, pwede ba ang TV or any appliance? So, pwede naman, no? As long as check-in siya and nakapack siya properly and yung size niya ay hindi lalagpas ng 39 inches on any side. Katulad nung na-discuss ko on the previous vlog. Okay, so next question, pwede ba ang pamplancha sa buhok or hair iron sa hand carry bag? Answer is no. Kailangan naka-check-in siya, guys. Although, may mga naririnig ako, no, ng mga travelers, may mga nagpo-post sa social media na nadadala naman daw nila sa hand carry bag nila yung hair iron nila. Pero based on the rules, hindi siya pwede, guys. So, maaring nakakalusot lang sila or hindi lang nasisita. So, nasa sa inyo yun, no? Kung gusto nyo pa rin mag-try ng lock ninyo at dali ninyo. Pero, pinapaalala ko lang na maaring ma-hold yun sa airport.
Next na tanong, paano kung dalawang tao kami tapos may separate kaming ticket ng Cebu Pacific? So, syempre, meron kaming tag 7 kilo na hand carry baggage allowance. Pwede ko bang pagsamahin? For example, magkapatid naman kami, meron kaming tag 7, pwede bang isang maleta na lang ang gamitin namin tapos mag-weigh siya ng 14 kilos? Answer is no. Hindi pwedeng ipag-combine ang mga free baggage allowances natin. So, kung dalawa kayo, kailangan maghiwalay kayo ng bag na tag 7 kilos. Common question again, yung mga liquids, pwede ba akong mag-hand carry ng mga pabango, lotion, or any liquid pa, no? Pwede naman, basta 100 ml lang yung lalagyan niya. Hindi siya pwedeng lumagpas. And hindi rin pwedeng more than 100 ml yung lalagyan. For example, may pabango ka na 150 ml, pero kalahati na lang or 1/4 na lang. So, tingin mo yung liquid sa loob nun ay hindi nalalagpas ng 100 ml, diba? Hindi rin pwede yun, guys. Strictly, hanggang 100 ml lang yung mga container na pwede nyong ipasok doon sa hand carry bag ninyo. So, pwede naman, for example, 100 ml ng shampoo, 100 ml ng alcohol, 100 ml ng pabango. So, pwede naman yan, guys. Alright, so that is it, guys. Na-discuss na natin ang single hand carry new baggage policy ng Cebu Pacific. Again, magte-take effect ito starting March 1, 2022. So, kung meron man kayong mga questions pa regarding sa check-in baggage, punta lang kayo sa previous vlog ko, guys. Isasuggest natin yung dito and ilalagay natin yung thumbnail dito. Hanapin nyo lang yun sa channel ko. Ang title ng vlog na yun ay Cebu Pacific New Baggage Policy Explained as of December 1, 2021. So, diniscuss ko lahat ng about sa check-in baggage doon and sa hand carry baggage. And this time, nag-update naman si Cebu Pacific for the hand carry. So, sana nasagot ko, guys, ang mga questions in mind din nyo, no, tungkol sa baggage policy ng Cebu Pacific. So, kung meron man akong hindi pa nasagot or kung meron man kayong mga tanong sa isip ninyo, i-comment nyo lang yan sa comment section below or pwede kayong mag-DM sa aking mga social media accounts and tatry nating sagutin lahat ng mga tanong ninyo. Ito yung mga social media accounts ko pala, guys. It's JM Bankish on Facebook and JM's Journey 24 on Instagram. So, that is it, guys, for this vlog. I hope marami kayong natutunan. Maraming salamat sa panonood. If you like this video, please give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell para maging updated kayo sa lahat ng uploads natin. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlog. Bye!